Welcome po. Ay, grabe. Nandito ngayon ating pinakamamahal na presidente, Mr. Emmanuel Manny Pascual. Grabe po. Yeah. Yeah, Pres Manny, grabe. Good morning po and welcome po to sa Unified Radio TV. Hello, good morning. Kamusta na ang mga ka-Unified sa panahon na to, sa panahon na laganap ang pandemic. Sa inyong lahat po, magandang umaga po, no? Sa laging umaga. Kasi yung umaga, yan po yung ano natin eh, blessing. So, di ba? Pag umaga, yun yung simula ng araw natin. So, dapat lagi opportunity para sa atin, no? So, katulad ko po, di ba, mga kaibigan, di ba? Hindi naman po rin ako na, kumbaga sa sitwasyon dinanan natin, hindi rin naman sa akin normal itong sitwasyon na to. Diba? Kaya papasalamat din ako sa ating mga nag-initiate na ating Unified TV, no? Grabe, no? Kahit na may sitwasyon tayo, grabe na nare-reach out pa rin natin ang bawat isa. Nai-unite pa rin natin ang Unified family, no? O, na ito, magkakwentuhan pa rin tayo, magkakausap tayo, diba? So, mga kaibigan, no? Dahil sa sitwasyong nangyari, ngayon pa lang, hindi ko naintindihan nyo na gano'ng kaganda or gano'ng kahalaga na we need to maintain our health, di ba? Bakit po? Kasi katulad ngayon, di ba, yung COVID-19 na yan, di ba? Ano lang, sa totoo lang, ano lang talaga ang pang-solve dyan sa ating lahat? Maintain mo lang yung cleanliness mo, di ba, yung health mo, o syempre yung vitamin C natin. I-maintain mo lang ang paggamit niya. So, yung immune system natin, mapoprotektahan tayo, di ba? Kasi marami sa atin, tira lang ng tira, hindi rin nilalagaan yung ating katawan. Kaya, ang tendency, pagdating ng araw, babawian din tayo niyan. Katulad ko, di ba? Ikaw, ako, tayo mga networker na humahataw. Ang kulang sa atin, tulog, di ba? Sabi nga nila, habang nagpapayaman tayo, dapat inaalagaan din natin ang health natin kasi may mga ganitong scenario na pag dumating sa atin na hindi ka ready, ang tendency nagiging malaking problema pa, di ba? Pinahabol natin yung pagyaman, pero at the end of the day, yung tinrabaho mo pala para sa pagyaman, ang nangyayari, kinukulang pa pang paggamot sa katawan mo. Kaya dapat yung balance sa buhay, nandiyan, spiritual mo, yung health mo, yung financial mo, dapat binabalansin mo yan. Tamang maging agresibo ka. Kasi ako, agresibo ko. Pero at the end of the day, sinisip ko rin yung katawan ko na maging healthy ako. Kasi alam ko, may mga sitwasyon na darating na hindi mo tanggal, hindi mo alam kung kailan darating. No? So kailangan, ready ho tayo, di ba? Katulad ngayon, itong COVID na to. So lahat ho tayo ngayon, na-freeze ho tayo, di ba? So, yung sitwasyon na to, di ba, anong dapat meron kang panlaban? Una-una, yung health mo. So, dapat ready ka. Kaya meron tayong products dyan. Libre natin yan sa inyo. No? Ginagamit ng mga tao natin. So, ikaw dapat mas ginagamit mo yan para mas makita mo gano'ng ka-effective yung ating products. No? And the next thing is yung syempre yung financial natin. Di ba? Katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, di ba, mapabago ka pang members ng Unified or luma ka na or naging top earner ka na or naging millionaires club ka na or superstar ka na ng Unified Products and Services. Kung makapansin nyo, ever since na na-meet nyo ako, na nagtotok ako sa harapan nyo, and nagkipagkwentong kayo sa akin, I always remind you na always take care of your money. Diba? Hindi natin kailangan maging buhay na masyadong magarbo. Diba? Although humahataw tayo para yumaman ng gusto. Pero yung buhay natin, di ba? Habang nagtatrabaho ka, dapat part, di ba? Not all, maybe, di ba? But maybe part or big chunk of it, kailangan nating mag-save. Why? Kasi dapat napaghahandaan natin yung worst scenario na pwede mangyari sa buhay natin. Kasi kung lahat ng kinikita natin, susunugin lang din natin. Diba? Sayang lang. Huwag na nating gayahin yung mga sakit namin nung araw, nung mga bagong networker pa kami, na
todo biyaya ang dumarating sa amin. Araw-araw, linggo-linggo, monthly, may dumarating sa aming pera. Pero dahil kala namin wala nang tapos yung pagdating ng pera, ginagawa namin, ubos kami ng ubos. Dapat mamuhay tayo na parang langgam. Diba? Anong sinabi ko lagi sa inyo pa nagtitraining ako? Diba? Ba't ganito ako concerned sa inyo? Kasi ang treatment ko sa lahat ng members ng Unify, hindi lang namin kayo member. Diba? Hindi lang kita distributor. Kasi ang treatment ko sa lahat ng members ng Unified, mabapagong distributor ka or top earner ka na, ang treatment ko sa'yo, family. Hindi ho presidente ang meron lang kayo sa Unified. Meron ho kayo, kapamilya. Na kung saan, sinishare ko sa inyo yung past experience ko for the last 20 years. Yung journey ko bago ako nakarating dito sa pedestal na to. Kinukwento ko na sa inyo para hindi nyo nadaanan yung mga pinagdaanan namin nung araw. Diba? Kaibigan, dumaan ako sa success, bumagsak. Ngayon umangat ulit ako. Kaya lang this time around, yung pagbagsak ko ng araw, hindi na mangyayari sa akin yun kasi pinaghandaan ko na. Kaya always, diba, I loudly announce to you na you always save money. Pinakamagandang sitwasyon dito, yung mga bago lang nagsisimula. Nasanay lang gumastos ng 5,000. Minsan nga, kulang pa sa 5,000 para masustain yung buhay niya sa loob ng 1 buwan. If ikaw, yung ordinary distributor na nagsimula na gano'n ang budget mo, di ba, minsan nag-worry ka kasi baka hindi mo alam kung paano mo masusustain yung next days mo or next weeks mo kasi ito lang yung budget mo. Pero ang rule ho kasi ng success when it comes to financial is kung nasanay ka na gumastos ng ito lang at nakaka-survive ka, dapat the next income, di ba, isisave mo na. Halimbawa, sanay kang gumastos ng 10,000. So, nung re-network ka, yung 10,000 na manage mong mabuhay, na manage mong mag-cut cost, di ba? Yung mga luxury things, hindi mo siya bibili. Di ba? Yung mga unnecessary na mga gastos, hindi mo na ginagastos. Why? Because limited ka sa ganitong resources. Alam mo ba kung ba't ako umaman? Kasi hanggang ngayon, yung habit ko na nagsisimula ako bago ako umaman, hanggang ngayon, daladala ko pa. Di ba? Anong ginawa ko? Sanay akong gumastos ng ganitong budget lang. If I wanted something na bibiliin ko more than that budget, di ba? Assuming luho ko, sasakyan, bahay, travel, I make it a point na hindi ko siya kinukuha doon sa income ko na tinatanggap every month. I make it a point na mag-set ako ng goals sa sarili ko or target na kailangan ko i-achieve. Na after some time, ma-achieve ko ang bagay na to, mag-set ako ng reward para sa sarili ko, para doon sa mga luho na gusto kong gawin. Katulad ng travel namin, pambili ko ng sasakyan. Lahat ng yan, regalo ko sa sarili ko kasi nag-set ako ng certain parameters na kung saan, yung sobra, di ba, 10% of this, di ba, panluho ko to. Meron akong 10% para dito, meron akong 10% para dito. Guys, lahat yun naka-budget na. Kaya dumating man sa akin yung scenario na magkaroon ng ganitong problema katulad ng pandemic na to. Kahit 1 taon, 2 taon, 3 taon na mangyari, kaya ko pang survive ang buhay ko for the next 10 years kasi napaghandaan ko ang ganitong sitwasyon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na kahit na ang income mo pa lang ay maliit, dapat mag-save ka na mag-save. Di ba maraming taong nagre-reklamo? Sabi ni Sir Manny, mag-save daw tayo kahit maliit yung income. Paano tayo mag-save kung maliit niya yung income? That's the reason why you need to practice now na maliit pa ang income mo. Kasi tinuturuan ang bawat individual na mag-expand yung mind nila, di ba, toward success. Nakuha nyo? Kasi tinuturuan nila yung mindset ng bawat individual na dating walang pangarap, di ba? Dating walang iniisip, dating walang plano, dating walang sistema, di ba? Basta legal lang, legal, moral, ethical na company, I admire them. Because ako, produkto ko ng network industry. Ang galing. Why? Kasi yung transformation, yung mindset ng tao
to become a better person. Nangyayari. Katulad ngayon, may pandemic. There are a lot of people, siguro maybe 90% of the population right now, all of them are worried about their situation because they don't know what to do. Because all of them, or maybe some of them, are mostly dependent dun sa employment na meron sila. Kaya lang ikaw, ako, na-involve yung sarili natin sa network industry. Di ba ang galing? Bakit? Kasi ikaw ngayon, nakatulad ko, yung emotion mo, contain mo. Di ba? Actually, na-excite ka pa nga eh. Bakit? Na-excite ka kasi alam mo, meron kang nakikitang opportunity for the change. Kaya kung ikaw ngayon ay na-involve sa networking, umahataw ka. Di ba ang galing? Nasanay ka sa 10,000? Eh may jackpot. Di ba? Anong jackpot? Pilit ka humahataw, sanay ka mag-budget 10,000, humataw ka minsan, kumita ka 15. Di ba? Eh sanay kang gumastos 10. Di may 5,000 kang savings. Humataw ka lang naman, 10,000 lang ulit. Pero the next month, and the next month, humataw ka, kumita ka ng 100,000. Eh, 10,000 lang yung sanay mong gastusin. So, meron kang 90,000 na savings. Ganong kaganda ang network industry. Na kung saan, tinuturuan ang bawat isa sa atin na kumita ng malaki. So, yung natira ngayon, savings mo. So, yun yung sinasabi ko na hindi mo dapat ubusin. Yun yung dapat isisave mo. Na mag-set ka ng certain parameter. Mawa, pag naka-income ako ngayon ng 100,000, 10% nun, panluho ko yun. So, yung 10,000 na yun, yun yung panluluho mo. Yung next 90,000 mo, savings mo siya. Nakama mo? Kaya mga kaibigan, ang galing. Doon ako natuto. Hanggang ngayon, kaya mga kaibigan, nagsisavings pa rin ako. Meron pa rin ako alkansya na ginagawa ko nung bata pa ako. Diba? Hanggang ngayon, meron pa rin ako. Pag uwi ako sa bahay namin, basta nabaryahan yung 100 piso ko, diba? Ang lagi ko binabayad 100. Basta bumarya siya, hindi ko na yung ginagastos. Iniipon ko yan, inuwi ko, nilagay ko sa alkansya ko. Hanggang ngayon na umangat na yung buhay ko, nagbago na yung buhay ko, meron pa rin akong alkansya. Bakit? Nasanay na po kasi ako mag-save. Kaya kung maliit pa lang ang income mo, sasanayin mo na ang sarili mo mag-save. Pag dumating yung ganitong situation, hindi ka mo problema. Kasi alam mo bakit? Kasi ready ka. Nakawa nyo? Kaya mga kaibigan, ganun kahalaga yung pagsisave. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kasi ako, yun yung nangyari sa akin. And after some time, syempre, hindi ko naman sinasabi na sa akin ka lang. There will come a time. Syempre, habang nagne-network ka, dahil meron ka lang extra money. So, anong gagawin natin? Susunod, mag-i-invest ka na. Bakit? Kasi today, we are working for the money. After some time, our money will work for us. Diba? Yun yung tinatawag na investing. Bakit? Kasi mag-stock market na rin tayo later on. Mag-IPO na rin yung Unify. So, mag-i-invest ka na. Diba? Hindi lang sa akin, maraming company na legitimate company na pwede kang mag-invest later. Kaya lang, lahat ng ito, lahat ng magagandang plano, mangyayari yan. Pag hindi mo binago yung sistema mo, doon tayo magkakaproblem. Diba? Kaya nga sinasabi ko, ngayon bago ka pa lang, diba? Magsanay ka na mag-save. Diba? Mahirap? Oo. Paano pagkakasahin? Talaga. Pero tandaan mo, pag nasanay ka doon sa sinasabi ko, ang tendency, ilang panahon mula ngayon, maybe 5 years from now, or the next 10 years from now, magte-thank you ka sa akin. Bakit? Kasi tama yung rules of success na sinasabi ko sa'yo. Kasi nangyari sa akin eh. Nakawa mo? And lagi kong sinasabi to, kasi alam mo bakit? Kasi alam ko, may ganitong sitwasyon na pwedeng dumating sa buhay natin. Di ba? Katulad ngayon, di ba? Maraming tao na mumblema. Bakit? Kasi hindi sila ganun ka-financially literate about the situation. Kasi kung alam mo na may ganitong yung mangyayari, di sana nung pa, nag-save ka. Di sana lahat, hindi mo inubos. Kasi karamihan, is save mo.
don't stress your mind.